So yun, dito na nga kami sa bahay ng artista. Pupuntahan na natin. Ready ka na ba sa makita ng artista? Malupit na artista ito. Kami po yung pinadalang driver. Grab a driver. Ng ano. Ito, bilhin na natin. Ma'am, siya tayo ma'am. Inay? Nakalak? Nakalak na. Yan, si Ken ang ating assistant. Ken, leg two. Si leg one, leg two. Leg one, leg two. Yo. Hey, Santa Cruz. Let's go, alis na tayo guys. Nanaiwan ma'am. Alis na tayo. Thank you so much for riding with us. Drive left. Grab one. Papunta tayo ngayon guys sa Pagsanjan. Saan yun? Diyan, Pagsanjan. At pagsanhan at iatid natin, i-deliver natin ang unang-unang nag-avail ng ating promo sa Grab a Driver. Ayan guys, murang-mura lang po. Magsisend lang kayo ng stars sa kada live stream ko at may chance na kayong maging driver ako. So ayun guys, mag-atid nga tayo ng artista. Na-pick up na po natin yung artista at papunta na tayo. Papunta na tayo sa shooting nila. It's 6 a.m. at may pa-breakfast si Maruya. Si Maruya, sigot ako agad. May pa-breakfast si Mayora sa KFC. Ma'am, paki-order na po, ma'am. Ano sa inyo? Ano sa inyo? Ano sa iyo, Ken? Pamisa lang to. Ano masarap order ni ikaw, Ken? Sa akin, burger. Parang gusto lang ko yung baconized singer combo. Kaso mahal pala. Try mo sige, yun sa akin. Mahal? Tignan ko magkano. Presyo pa lang, busog ka na. Mayor. KFC. First time kumakain ka mo ng KFC sa buhay ka. Sarap. Sa mga sponsor nating KFC dyan. Baka naman, ladies and gentlemen. No? So guys, yan no. Ang in-order ko lang kasi is burger. Burger lang. Burger lang. Gulay. Hindi kasi ako nakain ng gulay eh. Yun lang. Paano mo sabi? Yung sa akin eh. Presyo pa lang, busog ka na. 199. Kita-kita sa ba? Hindi mo kakainin yan. Yan yung mga presyo ng burger na hindi mo kakainin. Ano lang yan, tititigan mo lang yan. Pero subukan natin kung masarap. Narinig ko ang dessert nila is brownie pa lang. Isa lang yun kasi. Pag marami, brownies. So ayun na nga guys, no, narito na ang pang-display na burger. Yung bibilin mo pa lang, hindi mo na siya kakainin. Titignan mo lang, busog ka na pag nakita mo yung presyo. Worth 199 pesos. Tignan natin kung worth it yung 199 pesos na yan. Ito na. Titikman na natin siya. Tignan nyo, labi. Parang hindi totoo yung cheese niya. Seryoso? Ano to? Tignan mo. Hindi, seryoso. Tingnan mo ang baka mo. Uy, soli mo kaya. Baka ano yan? Cheese ba to? Cheese na, ma'am. Crunchy. Pwede tikman na natin. Nakakanin. The moment of truth. Walang pinagkaiba. Normal lang. Normal na zinger. Actually, hindi ko nalalasahan yung bacon. Wala yata itong bacon. Unang agad, manok agad. So yun nga guys, so pinapalitan natin yung baconized zinger kasi parang plastic yung cheese at yung tinapay parang plastic din. Parang yung pang-display sa mga sa mga food court. Yung nakikita mo parang totoo pero hindi naman pala totoo. Parang siya. So ayun nga guys, so hintayin natin. Sana okay na para matikman na natin at makain na natin yung yung burger na yun. Pero nung unang tikim parang wala eh, parang normal lang eh. Siguro feeling ko yun in order na nagkamali tapos binalik lang dun hanggang sa nahanginan na hanggang sa naging ganun na. Dapat hindi ganun. Laps na siya, laps. So hintayin natin guys. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tagal. Wala pa rin. KFC, kaya kami nag-ano. KFC. Colonel Sanders, yung burger namin, kaya kami nag-drive-thru para mabilis. Ayun, ang tagal. Baka mauna, ayan na. Ayan na.
Okay na to, kuya? Okay na po, sir. Salamat, ha. Okay, sige. Thank you din. Okay na, guys. Sana masarap. Para sulit yung paghihintay. So ito na nga guys, no? Ito na yung pinapalitan natin pala yung ano, yung baconized Zinger kasi kanina parang laps talaga. Tapos tignan nyo guys, kung nakita nyo, ayun, no? Sobrang lambot niya ngayon. Hindi katulad nung kaninang napakatigas. Hindi ko alam bakit nagsiserve. KFC, ba't naman ganon? Tapos yung cheese niya, oh, tignan nyo yung cheese, oh, malambot na. Hindi na kanina parang plastic. Ngayon titikman siya natin ulit. Titikman natin ulit. Tabis! At ikaw masarap, ha? Gek! Talap! Talap! Hindi namin sinisira na KFC, pinapakita lang namin yung mga pagkakamali pa minsan-minsan. Ganun kasi kayo palagi. Palagi. May nasabihan nila ako, kung di ba daw ako tinuruan ng tamang pagkain, kaya tumutulog, mag-galam-galam. Sabi ko, tinuruan naman kami. Actually, pinapagalitan pa kami pag maingay kami sa pagkainan. Sabi ko na, ma'am, pinifeel ko lang yung pagkain. Wala namang rules talaga. May rules sa etiquette, pero as a tao, kung doon kang mas nasasarap pang kumain, di ba? Pero pag kunyari, nasa event ka naman, ganito kumain, no? Nang ganyan. Ganito lang kumain. Pag mga normal, pag ako lang o ibang kasama, mga close ko naman, ganyan kumain. Kaya na, pag masarap yung pagkain. Ngayon, pag nasa mga event ka naman, nasa mga social, ganyan na kumain. May uyan, uyan. Kanya lang. Binabasa ko lang ng laway ko. Pawahan to, nagano'n na. Tapos nakaganon yung kamay mo. Para mabilis lumambot. Wala nang enjoy. Hindi kami naman enjoy sa pagkain. Ayun lang, kayo ba? Paano kayo kumain? Paano nyo napapasarap yung pagkain? So, paano kayo kumain? Baha, paano kayo kumain? So nandito tayo guys ngayon sa ano, sa gasoline station para magpagas and of course magpahangin. Nagpapalit na rin ng tubig para ride safe guys, ride safe. And bibili na rin si Mayora ng mga snacks niya. So ayan guys, bibili mo namin ng snacks. Pupunta lang tayo dito, magpapasnack si Mayora. Isa sa mga hindi dapat mawala is yung mga foods para sa mahabang. So mamimili muna si Mayora. Tingnan natin mamaya kung ano yung mga pipili. Tingnan nyo rin guys kung ano masarap piling dito. Tayo sa set or sa venue kung saan magshoot ang ating client na artista. Dito tayo sa kung saan sila magshoot at ang shoot nila ay horror. May idea na ba kayo kung sino yon? Gusto nyo pakita ko na siya? Ito siya. Kita nyo? Ayun siya. Di ba? Ayaw niya magpakita muna kasi nakasantigwar costume siya ngayon. So mamaya magpapakita na siya at i-reveal ko sa inyo. Kung may mga idea kayo, i-comment nyo na ngayon dito, ngayon na. Pero so far, andito na tayo. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kaya na nagagawin natin, Gev? May naisip ako na gagawin natin. Tulog na lang. Tulog na, pre. Tulog na lang kasi wala pa tayong tulog. Oo nga eh. Mas mahirap nang walang gising. Pero mag-iisip tayo ng gagawin dito. Kasi kanina, merong ano,
May Boy Scout kasi ito, so may mga camping-camping site doon. Tignan natin kung makakasilip tayo. Gala tayo, mag-iikot tayo. Ito, may nakikita ko, may nag-iihaw. Nice one, may nang-iihaw. Ayun o. Nang-iihaw. Ayun o, ihaw ba yan? Ayun o, nakikita ko, ihaw ba yan? Hindi. Ihaw. Suplon lamalabas. So, dala ko rin yung gitara ko. So, bahala na kung tayo magkakaroon ng inspirasyon dito sa kagubatan. Doon may pwesto ako doon. Doon tayo sa tahimik, sa puro puno lang maririnig natin. Tignan natin kung makakaisip tayo ng mga pwedeng isulat, pwedeng kantahin, pwedeng tugtugin, kung ano-ano. So yun na guys, siguro idlip kami saglit at bahala na kung ano gagawin namin. So yun nga guys, no, lowbat yung isa natin battery, maghanap tayo ng saksakan para maka-charge tayo. So samahan nyo kami guys. Let's go. Buhay na buhay, gising na gising. Harap tayo ng charger. Dito namin yung charge yung battery. So yun, naka-charge na. Nag-moist. So yun, naka-charge na. Pwede na kaming matulog. At since andito nga kami sa Boy Scout of the Philippines, meron yata ito, hindi mo kung Boy Scout or Girl Scout, pero tingin ko para sila nagtitim building or field trip or something, mga bata. May mga ano sila, task or kung ano man. Panorin niyo. Tulog na sila, pero ako hindi pa rin makatulog. Bakit kaya? Wala rin naman akong tulog. Boyaters. Pilit ko matulog pero hindi makatulog. Sila yung pinatulog nila. Ano ba ang tips para makatulog pag hindi makatulog? Comment down below. Waiting game. Okay, up na sila dun. I-zoom in mo. Nag-setup na sila. So yun na nga guys, no, tapos na yung eksena, yung unang eksena ng client nating artista. Gusto nyo na ba malaman kung sino siya? Ito na siya, oh. Ito na, oh. Ito na. Ba? Client na. Hello. So kilala nyo na guys. Alam nyo na. So waiting game tayo dito. At titignan natin yung mga iba pa nilang mga shooting. Huwag ka maging maputik. Oo nga. Huwag ka na maging maputik, oh. Nasa tuloy na po kayo. Makeup. So ayun, papakita ko sa inyo yung ibang mga eksena. Mamaya maya. So abang-abang lang kayo. Tama nga ako eh. Kinakausap na ako ni Drake. Alam mo na yung scenes mo. Hindi, ako gagawa. Sabi ikaw gagawa. Sabi gagawa. Sabi, bahala ka na daw. Papakitaan ko kayo mamaya ng mga eksena ng ako gagawa. Para para masuporta natin yung Santigua. Ano role mo? Ano role ko? Ako rin mag-iisip. So guys, tignan natin ngayon dito yung mga stuntman na gagamitin sa shoot ng Santigua. Let's go! So dito guys, makikita nyo na tinitrain ng mga stuntman natin yung double or yung talent na magdo-double sa mga artista. So, tignan nyo guys kung anong ginagawa. So, hello. Hello sa inyo. Kung umabot kayo sa part ng vlog ko na to, thank you so much. I'm sure isa ka sa mga taong totoong sumusuporta sa akin, naniniwala sa akin, sa kung anong kaya ko, sa kung anong meron ako.
And sigurado ko kasi yung mga haters, mga galit sa akin, hindi na papaabuti ng ganun kahaba yung panonood sa video ko. Pero kung meron mang galit sa akin, bashers, haters na nanonood, thank you pa rin. Maraming salamat at nanood ka. Ilang taon nang nakalipas. Marami ng mga nangyari. Marami ng mga bagay na nagawa. Maraming bagay na nasakripisyo. Maraming bagay na nabitawan. Pero nandito tayo ngayon. So, gusto kong kunin tong oras nyo na to para magsalita. Una sa lahat, sorry sa mga taong nasaktan ko, sa mga taong galit sa akin. Siguro alam nyo na yung tinutukoy ko. Sobrang tagal na hindi kami nagkasama ni Mitch sa mga videos. Sobrang tagal na nung panahon simula nung nagkaroon kami ng kalaban, which is feeling ko yung mundo. Marami ng mga nangyari na hindi namin gusto at hindi rin naman gusto ng iba na hindi pagkakaunawaan. So, para lang matapos na or baka move on na ang bawat isa, gusto kong humingi ng sorry sa mga taong saktan, sa mga sumusuporta sa kanya, sa mga sumusuporta sa kanila na feeling nila may nagawa akong masama. Kung kasalanan na bigyan mo ng pagpapahalaga ang isang tao, humihingi ako ng pasensya sa inyo. Everyone deserves happiness. You guys deserve to be happy. She deserves to be happy. So, para sa akin, hanggat kaya ko, gagawin ko para maging masaya siya, maging okay siya, hanggat kaya ko. So sa lahat ng mga nagagalit sa amin, actually sa akin, or kung pati sa kanya, please, sana mag-move on na tayo lahat. Sana magkaroon ng panibagong simula. To be honest, I don't know if maniniwala kayo o hindi. Pangit kapag sa akin lalabas or what, pero hindi kami masamang tao. Hindi ako masamang tao. Lalong-lalong hindi siya masamang tao. Pero inaako ko na lahat ng kasalanan, ng mali. So sana kung may mga natitira pa dyan na galit sa kanya, galit sa amin, please, sana stop na. Pwede kayo magalit sa akin, pero sana matigil na lahat. Alam ko sa iba, hindi ganun kadali. And I'll try my best para ma-deserve yung forgiveness para sa inyo. Actually, random tong ginagawa ko na to kasi dapat magbablog lang ako dito sa shoot, pero biglang naisip ko nga na samantalain ko na tong oras to. Ewan ko, may something na nagsabi sa akin na dapat pagsalita na ako. So again, simple lang yung kailangan ko, simple lang yung request ko sa inyo, sa mga taong nasaktan namin, nasaktan ko. I'm so sorry. Sana patawad niyo ako at makamubo na tayo lahat. Kung napansin niyo,
sobrang tagal ko nang hindi nag-vlog. Sobrang tagal ko nang hindi na lumalabas sa kahit anong racket. Nag-gig ako paminsan-minsan pero hindi na katulad ng dati. Kasi epekto 'yun ng mga nagdaan. Mga taong may mga masasakit na sinasabi sa akin, mga taong nadja-judge ako, nadja-judge kami. So parang pinipili ko na lang na tumahimik, pinipili ko na lang na huwag lumabas, pinipili ko na lang na huwag napansinin kung ano man yun. Malaki epekto, negative na epekto sa akin, pero ganun ang buhay eh. Minsan sa buhay ng tao may mga bagay kang akala mo para sa'yo, para sa inyo tama kasi natutulungan nyo yung isa't isa. Pero sa mata ng ibang tao, lalo na sa panahon ngayon, hindi pala ganun. And again, humingi ako ng sorry sa inyo sa bagay mo. Sorry kung akala nyo ganun akong klaseng tao. Sorry kung akala nyo masama ako. So, yun lang. And expect nyo na more vlogs to come. I'll try my best na ibalik kung ano yung dating ako. And sana nandiyan pa rin kayo to support. Ayun. Yun lang. Love you guys.